Dito, sa Idol in Action, hindi po bawal ang judgmental. Judgmental pa more. Huwag lang po kayo magmura. Lalo pa kung nakita nyo po sa video na talagang matinding ginawang kasalanan nung inireklamo at matinding pang-api ang ginawa sa kapwa. So pwede kayo mag-judgmental. More and more judgmental, the better. Hindi, mga kaibigan natin yung sa mga taga-Itbulaga. Tito Vic and Joey, magkakaibigan tayo. Okay, lumapit sa atin ang mister ng isang OFW sa Oman. Umawat lang daw ang kanyang misis sa away ng mga kasamaan sa trabaho. Pero siya pa ang napagbintangan na nakit at ipinakulong siya ng amo. Makakausap natin si Robert Andalis, mister ng OFW. Magandang tanghali po, Sir Robert. Idol Rati, magandang tanghali po. Personal na nabasa ko po yung inyong liham. Yung po inyong misis ay umaawat lamang. Ano po? Sa away. Opo, Idol Rati. Okay, sa pag-aaway ng dalawa, pag-awat niya hanggang sa nasaktan niya po yung nananakit. Opo, kasi pinagat daw po siya sa braso. Siya tapos pinagsasamunutan po siya. Pinagtanggol po niya yung sarili niya po. Okay. Ano nga ulit yung lahi nung nag-aaway ng dalawa? Ano po, Sir Idol Rati? Bangladesh po. Yung Bangladesh po, kadikit po niya. Yung lagi po nang-aaway po doon sa bahay na yun. Nigerian daw po eh. So Nigerian okay, versus po. Bangladeshi? Opo. Araw-araw po yun, Sir Rati. Pinikwento sa akin ng misis ko po lagi nag-aaway. Siya naman lagi naman nag-aaway. Sabi nga po sa akin yan, hindi siya makikailang. Bakit po nung July 7 na po nung gabi eh, pinikwento po niya sa akin, bakit siya pinasok sa kulungan daw po. Naikwento okay. Po niyo sa akin, Idol Rati. So pag-aawat niya, so, sa pag-aawat niya, Sir, kinagat siya nung Nigerian? Opo, sa braso daw po. Sa braso. Opo. So gumanti siya, natural, opo. Self-defense. Po, nakakamot sa mukha, bitawan po kaaga. Tapos, ano po? Tapos naman po, pinagsasabunan ng tangka. Okay, so nung kinagat siya... Kinagat po siya sa braso po. Okay, nung kinagat sa braso, sinambunutan niya. Babae rin ho ba yung nag-aaway? Dalawa? Hindi po, Idol Rati. Yung magkagat po sa kanya, nakalmod na po niya sa mukha. Para bitawan po yung pagkakagat. Kaya nga po. Tapos yung, pinagsasabunutan naman daw po siya. Kaya nga po, yung Nigerian po yung kumakagat sa kanya. Opo, opo. Okay, para mabitiwan. So, para yung babae pala nag-aaway. Para mabitiwan siya, para makalas yung pagkagat, sinambunutan niya. Opo. Ay, kinalmod niya. Opo. So, ang nangyari ngayon, opo, para... nakarating sa pulis yung insidente, yung misis niyong nakulong. Opo, tumawag po yung amo niya ng pulis, tapos nagpapalwalag po siya. Kasi siya po yung pinapadampot. Kasi dugoan nga po yung mukha ng Nigerian. Kaya okay. Akala siya po yung nakaaway. Okay. Tapos napapalwanag na po siya, hindi daw po siya pinakikinggan. Tapos pinipilit na daw po siyang dali ng pulis. Ayaw po niya sumama, nagpapaliwanag na po siya ng maayos. Hindi po siya pinakikinggan. Tapos po, ginawa na po ng pulis, pinagsasampal daw po siya ng tatlong malakas po sa mukha. Mabingi-bingi daw po siya. Tapos pinagsasampal na po siya, pinagsusuntok pa daw po siya sa katawan at sa batok daw po. Okay. Hanggang sa binibig na po siya nakaposas, kaya po namamaga daw po yung kamay daw po niya, namamaga din po, buha ng pagkaposas po, saka pagbitbit sa kanya sa presinto daw po. Okay. Nasaan na po ngayon nanay, misis nyo? Sir, yung una dinala sa Dinite, kinuha ng investigation, sir, sa Alcud Jail, sa Alcud, Muscat Oman, sir. Alcud Jail? Ngayon daw po, sir, nung Alcud, Muscat Oman po. Jail po yun, sir. Yung temporary jail para kuha na ng investigation. Kay, since when pa po? Sir, yung ano po yun, July 7 hanggang July 8, nasa Alcud Jail po siya. Tapos din, nilipat na daw po siya, sir, nung after July 8, sa Rui Jail na po. Okay. Naiparating nyo na po ba ito sa kanyang agency? Opo, tumatawag po kami, ma'am, sa beses, sir, ay Idol Rati. Sumagot. Sinabi po namin yung concern po. Nung nalaman nila, sir, nung sabi July 13 lang daw po nila nalaman. Tapos yung tinatawagan po namin para kumuha kami update, sir, hindi na po sinasagot ang tawag po namin. Bako tinandaan po nila yung telepono na number na tawag okay. Namin. Hindi po, sir. Sige, sandali lang po, sir. Kausapin natin si Elaine Marte, Welfare Officer ng PILQ Manpower Services Incorporated. Miss Elaine, magandang umaga po. Yes, good morning po, sir. Alam niyo na po yung kalagayan pala ng inyong worker na si Maria Cristina Andalis.
Yan po yung last week na tumawag din po kayo dito sa amin. Okay. Yan po yung first time na nalaman po namin yung regarding po sa nakulong si worker. Okay. So, pero yung araw din po yan, sir, tumawa, in-inform po namin si FRA namin kung totoo nga po na nasa kulungan si worker. Okay. Then July 12 po nag-reply sila, tinawagan si sponsor kung ano po nangyari. Okay. Yun po nga po na confirm po na nasa kulungan si worker. Alright. Ngayon, nung nalaman niyo nasa kulungan, ano pong ginawa niyo actions, ma'am? Si FRA po sa, sa kulungan para makausap sana si worker. Kaya lang, ang sabi ng police, hindi po pwedeng kausapin si worker. So, ang ginawa na lang po ng, ng FRA namin na representative doon, nag-iwan na lang po siya ng card load para po tawagan sila sa office. Makuha po yung ID worker kung ano po yung talagang nangyari. Di ba dapat, ma'am, pag ganun, kumukonta kayo ng abogado doon para bisitahin at para i-represent siya sa korte? Di ba dapat ganon? Yes po, sir. May investigation pa po kasi yung nangyayari. Maski na, ma'am, dapat merong abogado. Total, hindi naman pala pinapayagang pumasok yung FRA. Then, the abogado siguro na taga roon, kalahin nila, then papayagan nyo na makapasok para ma-interview yung pong worker nyo at malaman anong talaga ang punot dulo ng problema at kung paano matulungan yung inyo pong worker at may depensa. Di po ba? Yes po, sir. O, ba't din yung ginawa, ma'am? Yung nakikipag-coordinate pa kami, sir, sa FRA namin kung ano move na ginagawa nila, sir. Baka nagtitipid po kayo. Hindi naman po, sir, kasi may isa rin po kaning case na ganyan, sir. Actually, pa-uwi na yung isa. Di ba dapat, ma'am, meron talaga kayong palaging ready abogado sa bansa na kung saan nagpapadala kayo ng mga worker ninyo in case mangyari po yung mga ganitong klaseng problema, merong abogadong sasangga, di po ba? Tama o tama? Yes. Tama po, sir. Okay, sige. Sandali po, ma'am. Makausap natin si Jay Teves, OIC ng OWA Advocacy and Social Marketing Division. Magandang umaga po, Sir Jay. Sir Rafi, magandang umaga po, sir. Sir, alam niyo na po itong kalagayan ni Maria Cristina Andales na kulong na OFW sa Oman? Na-monitor po natin, sir, base sa kwento po ng kanyang mister at ng representative ng recruitment agency dito. Nakikita ko pong missing is parang hindi po agad na-inform ang atin pong embahada, ang ating polo regarding sa sinabi po ng ating kabayan na nakulong po. Okay. Dahil po maaari din po na yung ating polo, yung ating embassy ay magbigay po ng legal assistance din po sa ating kababayan po. Okay. So, sir, pwede ba magpadala tayo ng abogado today doon sa kulungan kay Ms. Maria Cristina? Abogado na taga roon na para alam nila yung mga pasikot-sikot, yung lingwahe, kultura, etc. At gagalangin yes, siguro ng mga Arabo dahil kapwa nila. Arabo yes, yung abogado. Meron po tayo, sir, mga legal officers na tutulong sa kanila, na magbibigay po sa kanila ng mga payong legal, na marunong din po mag-Tagalog, mga Filipino na marunong mag-Tagalog at kabisado ang mga batas po ng bandang Oman. So kailan po mapupuntahan itong si Maria Cristina? As soon as makuha po namin yung informasyon, may mga nabanggit po yung kanyang mister, kaya lang po hindi po natin masyadong na-pick up. Kung makuha po namin yung eksaktong lokasyon po kung saan nakakulong yung ating kabayan, yung kanyang lokasyon at pong ibabato sa ating opisina sa Oman para po magawan po ng appropriate action, sir. Opo. Ganito, sir, okay. Off-air, tatawagan po kayo ni Sir Robert Andales, yung mister, para ibigay po yung mga karagdang detalye and then I will expect from you guys na by 5 o'clock their time, nadalaw na po ito pong si Ma'am Maria Cristina. Pwede ba, Sir Jay? As soon as makuha po natin, sir, yung details, i-coordinate po natin sa ating opisina sa Oman at sa ating pong mga officers sa Oman. Apo. We'll coordinate po sa local officials po doon kung if they will be allowed to enter po yung bilangguan ngayong maghapon, sana po ipayagan. Pero I'm sure po, gagawin po lahat ng ating mga kasamahan doon para ma-penetrate po nila yung kulungan at makita po mismo, makausap mismo ng harapan yung ating kababayan po. Pag ang pupuntahin niyo po doon, abogadong Pilipino, baka hindi po intindihin. Pero kung abogado pong Arabo,
i-entertainin po yon at papayagan makapasok at ma-interview ng abogadong Arabo na kinuha po natin, ma-interview si Maria Cristina at malalaman kung mayroon paano i-depensa. Di po ba? Meron po silang representation, diplomatic representation po kung sila po ay haharap doon in behalf of the MRT po. Alright. Sir J. Teves, sobra-sobrang thank you as always. Mabuhay kayo, Sir J. Thank you. Salamat din po. Mabuhay po kayo, sir. Thank you. God bless po. Okay. Sir Robert, pagkatapos po nito, okay, off-air, pag-uusapin po namin kayo ni Sir J. Teves ng OWA para, agad-agad po, pagkatapos nito, para by 5 o'clock their time, napapunta na po ng isang abogado yung misis nyo. Okay, sir? Tututukan po namin ito. Okay. Salamat po, Sir Robert. God bless po. Maraming salamat din po, Idol Rocky. Okay.